Ito yung kanilang production site, no? So ito yung kanilang silihan. Tama, RJ, sili to, no? Ito yung sili area. So ito yung kanilang production site ng sili. Alam nyo ba ang sili ngayon, mga kayubi, mga agri, mga tablats? Sobrang mahal, 600 pesos. Kuya Dino, tama ba yun? Nakaka-high blood ang presyo. Nakaka-high blood po ang presyo ngayon. 600 ang presyo. And that is, ano pa lang yan? Anong sili yun? Siling sigang. Siling haba. So, mas ibig sabihin, mas mahal to dahil ito yung labuyo, super hot, no? Ito, kasi sila yung resistant sa tag-ulan. Kasi nagtag-ulan. So, yung mga parting taga Nagkarlang, Magdalena, Nagkarlang, Mahayhay, so namatayan sila ng sili dahil gawa na sunod-sunod na ulan. Samantalang itong super hot na ito ay hindi. So nakita nyo na malinis siya, no? So ito yung production area ng Quest Adventure Camp. At ang nakikita ko doon, may nakikita ako mga kayubi, mga kaagi, mga tebula. At akala ko pagkataas-taas ng building, yung pala ay ito yung kanilang zipline area. Kuya RJ, gaano ba kahaba itong iyong zipline na to? Wow! Ilang meters lang to? Ha, 60 meters yata. Hindi pala, mali. Mga 600. 600, 600 meters to, no? At gaano bang kataas yun? Wow! Hindi ko na alam, 100 plus feet yan. Parang pag itinula ka, laglagang iyo, no? Naiwan yung iyong puso doon sa itaas, no? Kasi ang taas, no? So yan, mga kayubi, mga agri, mga tebulats. So hindi lang bulate makita nyo dito. Bukod sa may production area na, kitang-kita yan dahil dadaanan yan ng zipline. No? Zipline nila ay 600 meters ang haba. Fair enough para doon sa mga bibisita. No? Kasi katulad namin sa Balunggaw, 600 meters din. Pero tingnan nyo din, no? Ang ganda. So, ganito din kaganda. Actually, develop talaga itong sa Quest Adventure Camp. No? At nakita mo yung kanila na na zipline. So iba yung kanilang pagkaka-set up dito, hindi siya single line, no? Sila ay naka-apat na line dito. Kaya so may mataas sila na area at may mababa sila na cable para dito. So yan, diretso tayo mga kayubi. So yan yung kanilang mga tauhan na nagpapatik. Imagine, talaga hindi sila gumagamit dito ng rotobator. So walang rotobator dito. Dito ay manumano. Ganyan sila kaano dito. Kaingat sa noise pollution, no? Makikita nyo. So walang noise pollution dito. And at the same time, minimize nila yung carbon emission, no? Para sa kanilang carbon blueprint. And ito yung kanilang isang activity area. Wow! Opo. So, this place is very good for team building and other outdoor activities. Para po dyan sa mga nasa loob lang ng mga kumpanya na walang ginagawa at nais nyong baguhin ang takbo ng inyong mga buhay. At doon sa mga mag-aaral na nasa bahay lang, boring na kayo, andito ang adventure camp. Meron din sila ditong maganda rin yung kanilang tour for cycling, kaya maganda rito. At hindi lang yon ang nakikita ko, meron sila doon na magandang camping area. Abby, Sir Michael. Hello, Ma'am Abby. Sir Michael, Sir Dino. Good morning, Sir Michael yung nag-check nung area. Oh. Sige. Si Abby. Hello, Ma'am Abby. Mag-o-killer sa atin. Apo. Sige, tara. So, tayo start, Abby. Muna po muna. Apo. Ilang minutes to, Abby? Ilang minutes yung lumangisun? Okay. Yan. Yes, Ma'am Abby. Oo. 3 to 5 minutes lang ba talaga to? Yan. So, mga ka-UV, mga ka-agi, mga tebulat. So, habang tayo nag-o-killer inspection, tingnan nyo na kung ano yung mga kakaibang activity na nasa inyong isipan para sa ating seed hunt at saka sa ating Raiders of the Lost Plant, no? Na dito gaganapin sa Quest Adventure Camp. So, ang kailangan nyo palang dalhin, meron sila ditong, tama Ma'am Abby? Ang nakikita natin?
tent. Dadalhin po yung tent. Magdadala pa ba sila ng tent? No need na, sir. Ayun, so hindi na kayo mga kayo yung aking mga tablets, magdadala daw ng tent kasi meron na ditong tent. Para ma-feel niyo naman yung ano, yung buhay sa area na malayo sa inyong bahay. Ano client natin yan dito? Tapos may group mamaya. Kuya, dito parang dito na lang kami tutulog sa kabilang linggo. Oo, para pumunta. Kasi syempre, dito na lang yung tatlo kong tauhan din pumunta para makita din na yung vermicomposting nila. Wow. Iyan kay Dino, ikaw ang sumakay dyan. Sakay ka muna kay Dino para makita nila na eto yung ano ha, totoo po yan ha. Tao po yan si Kuya Dino. Huwag po kayo mag-ano dyan. Talagang, wow, ang ganda nila. So, pwede po kayong pumasok. Yan, so ito yan. So, tutulay ka dyan. Mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats. Pag tulay mo dyan, dito, babaras ka dito. Tapos, tatalong-talong ka dito. So, ito yung activity area nila. No? So, ayan, pwede ka din doon sa kabila. Gagapang ka doon. Aakit ka. Toy, akit ka nga dyan. Kaya mo ba yan? Baka mahulog ka, nakakahiya to. Ang starting po is doon pa. Oh, doon pa. Oh, pabalik na yata yan. Dito is start. Oh, hindi yan na-start kasi paikot yan eh. Oh. So, from there. Yes, so, ma'am Abby. So, ito po, Jamilina Roof Course, meron siyang 13 station. 13 station. Wow, tama. So, mga UB, this is 13 station. Tayo ay, last time ay 11 station lang. So, meron silang 11 station. No? Na okay. Dito po sa Jamelina Report. And usually, yung mga client po is lahat naman po sila nakakalaro. Okay, so lahat nakakalaro. No? Yes, actually, sa amin, Ma'am Abby, yung mga senior citizen talaga ay hindi po pwede dyan. Pero okay lang, kasi sila yung mga cheerer. No? So, yung activity namin, pag alam namin na malalaglag at mababalik ng mga senior citizen, talagang ano sila, meron silang taga mga nag-i-assist. Oo, may taga-assist talaga sila. At alam ko naman dito din sa inyo ay kumpleto kayo, no? Yes, wow. Sir, at meron naman pong mag-a-assist. Yun. May medic naman. Wow, yan, may medic. So mga kayubi, last time, nung kami nag-ano, ay kinailangan pa namin tawagan ng barangay at ang munisipyo para sa ambulansya, no? So dito naman ay may medic na, kaya okay na okay pala dito sa Quest Adventure Camp, yan. So, at may nakita ako doon, mga kayubi, mga tebulas, yung kanilang spider web, no? So may spider web din sila. So, Ma'am Abby, nilalagyan niyo ba 'to ng ano, ng grasa? Hindi na. Hindi na po. Oh, so hindi na lalagyan ng grasa. So, hindi na natin papahirapan na kayo, no? Mga kayubi. So, hindi na natin lalagyan ng grasa ang spider web. So, ito 'yung spider web, ito ang isa sa pinakapaborito kong activity na ginagawa dito, no? So, ito 'yung isang area na kailangan n'yong tapusin. At nakita nyo yan. So, dadaan kayo yan. Tutuloy kayo dyan. Papunta dito. Dyan. Yan. Papunta dyan. At doon tayo magtatapos. Pero hindi tayo dyan nagtatapos dahil ang dami nating kailangan tapusin. No? Mga kayubi. Ingat po kayo dyan. Yan. Yan. Hindi. Yan yung ano. Yan yung last. No? Ma'am Abby, yan ba yung last? Yes, yan po yung last. Hindi pa po talaga siya pinapagamit tayo. Yes, Ma'am Abby. Yung sa waiting po niya doon, parang may ilalagay pa po doon para hindi siya ganun kasakit. Oo nga. Pwedeng gulong, no? Main ano, foam siguro. Foam, o nga, foam. Foam. Gulong din foam. Yan, paamo to. Wow, ganun pala yon. So, ganun yon mga kayubi. Kaya, dandahan lang doon sa mga bata nakasali. Ayan, sige. Okay, thank you, Ma'am Abby. Opo, next po. So, punta tayo doon sa next. So, ito yung isang activity site para sa ating isang activity. So, saglit lang naman to matapos. Pero dahil maghapon tayo, hindi lang to yung ating activity, mga kayubi. So, meron tayong area for dancing,
Ma, meron kaming synchronous dancing. Na? Wow, may Zumba din daw pala dito sa umaga. Okay, so may Zumba challenge din po kasi kami, Ma'am Abby. No, para doon sa... Tapos iinom sila ng juice para maging fit. So, kailangan natin i-promote yung, syempre, yung inyong mga tea dito, di ba? Na pinoproduce sa farm. So, kaya dapat ay may ano sila, Zumba. So, nagsusumba sila dito. Tama-tama yung mga... Kuya Dino, yung mga friend mo, may Zumba dito. Kuya Marcian, ikaw ba? May mga friend ka din na gano? Oo. Nagsusumba? Saan natin dito? Isasawa dito, no? Tama-tama. Yan, actually, kinausap din natin si Sir Marcian na nasamahan tayo dito sa ano, para maging siyang part ng committee dito sa seed hunt. Pwede ba tayo pumasok? Yes po, pwede naman po. So, ayan. Ito po yung mga... Yes, Ma'am Abby. Example ng mga... Mamimi 101. Area na. Opo, wow. Ito po yung ating ano, area para sa kanilang ano, camping. So, ito yung camping area nila. Mga kayubi, wow. Protected sila sa init na araw at saka sa ulan. So, ito yung kanilang area. So, ito yung set up. Pasang kasha yung apat. Tama-tama kami next week dito. Kasi tatlo, apat kami. Tama-tama kami dito. Pagka distancing, dalawa. Opo. Ah, so, pag may distancing tayo, Sir JR, dalawa. Dalawa. Opo. So, tama-tama pala, no? So, hindi na nila kailangan magdala ng ano, no? Ng tent. Kasi provided na dito sa area. Opo. Yan. So, ito yung kanilang area, mga kayubi, oh. Ang ganda-ganda. At meron din sila doon na parpit nila. No? So, dito, campfire? Campfire, oh. Kasi sa campfire sa gabi, mga kayubi, tatandaan nyo yung ating, ano, yung ating ginagawa na cheering competition, eh sa gabi ginagawa, so meron tayong campfire. At tingin ko dahil maganda yung, ano, yung palibot, nakapalibot yung mga tent, kaya very accommodating yung kanilang ano, yung kanilang campfire. Kasyang-kasya po that tayo dito. Yan, ang ganda ng kanilang setup, no? At meron naman sila doon na ano, Ma'am Abby, malapit naman yung kanilang facility for, yes, for comfort room, ano po. Opo. So andun yung comfort room and shower room, kaya ano, tara to. Hello team. So dito tayo, akyat pa tayo sa ito pa yung ibang mga tent. Oo, so provided din tayo ng ano, ng fire extinguisher. Wow. Kasama talaga mamayan, no po. Kahit kayo ay i-validate ng test na, eh, pasado kayo, no? Kasi may, pati sa inyong camping site, meron ano, no? Fire extinguisher. Dito 5 minutes talaga. Yeah. So, ito, mga kayubi. So, meron tayo dito na comfort room. Separated, yung male and female, no? So, doon sa ating mga kaibigan bading at saka mga kaibigan sa mga LGBT. So, bahala na kayong pumili kung saan kayo papasok dyan, no? So, pwede rin naman kayo dito sa labas, no? Kung gusto ninyo. So, yan. So, kumpleto sila ng facility. So, malaki yan. Ayun, sa loob yung shower. Okay. Opo, yan, sa loob yung shower. So, hindi naman kayo magsisiksikan kasi napakahaba nung ano, eh. Nung shower room nila at saka comfort room. So, I hope na maging maganda yung soon, no? Na activity area natin, no? Dahil, syempre, once in a blue moon tong ating activity, eh. Mabi, actually, yung aming seed hunt ay once a year lang ginaganap. At saka yung aming Raiders of the Lost Plant, eh, once a year din ginaganap na po. So, yun yung activity namin. So, ang aming mga participants ay nagmula sa North and South. So, meaning from Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Tarlac. So, yan. So, may representative dyan na nagpupuntahan, no, para dito. So, meaning, ito din inyong ano, may excite sila dito sa adventure camp dahil kakaiba, yes, no? Sure, may excite sila. And mag-enjoy at the same time. Kaya nga, kasi ano, eh, iba talaga ang klima sa South, no? Kumpara sa North, no? Sobrang init doon, eh. So dito sa inyo, dahil highland din naman to, no? Highland, maganda yung hangin, malayo sa pollution, at
Yan po dahil nag-pandemic, so kailangan nila din na ano, no, na maging prepared sa after COVID activity. So yung after COVID activity, yan yung sa farm tourism, no? Kasi yung tourism sector, sila yung nasa huli na magbubukas. So mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats, meron pa tayong ibang mga site na titingnan. So I hope na ma-excite kayo dito sa Quest Adventure Camp, no? Magandang araw!